Ciao ragazzi, buongiorno. Ano kayang nangyari sa violation ng SMNI? Bakit kaya wala na sila sa YouTube? Nung loso. Grabe. Iyon pa naman yung pinapanood ko palagi sa umaga, sa tanghali at gabi dito sa Italia. Tapos wala ng SMNI. Ganda pa naman ng mga yung laban kasama ang bayan. Yung kanilang binobulgar yung mga katotohanan about sa mga masasamang impluensya sa mga kabataan. Na muntik na rin akong napasama noon, pero buti na lang at hindi. Kasi nga, mabait ako sa bayan. Nelson, tayo nagkakapiragatsi. So, ayun na nga, ano kaya yung naging violation ng SMNI? Bakit sila tinanggal sa YouTube ngayong July 7, 2023? Oh, shout out naman dyan. Paano na natin mapapanood yung ating paboritong mga anchor woman at anchor man? Si Admar. Si Jay. Ay, oh my God. Nandito pala yung aking kasamang si Nelson. Nelson, tulungan mo ako. Explain mo sa akin about excellent. Kung bakit nawala yung SMNI sa YouTube. Ba't tinanggal? Ano yung naging violation nila? Ano yung pinagre-report nila na hindi maganda at na ban o na tanggal yung kanilang account? Baka tayo, Nelson, matanggal din tayo dahil gagawa tayo ng video at magtatanong tayo kung ano yung naging violation ng SMNI. Ba't wala? Nawala sila sa YouTube. Kumain ka. Yun, biscuit. Ayan na yung kasi. Oh. Shout out. Paka-explain po. Bakit nawala yung SMNI sa YouTube? Ibabalita naman yan. Nagulat ako kanina, sinesearch ko. SMNI. Bakit wala nagpa-flash sa aking screen? Yung ano kasi subscribe, nagsasubscribe ako. Wala. Tapos sinerge ko. Wala. Wala talaga. As in. Kaya, ayun. Kaya nananawagan sa lahat ng mga subscribers ng SMNI na paki-explain. Bakit yung mga subscribers yun? Yung tatanungin ko. Ay, nako Nelson. Basta tayo magkakape o sasaw-saw natin sa kafe. Ayun, si Nelson may violation ngayon. Hindi siya pumasok. Hindi siya sumama sa kanyang kapatid. Iniwan siya sa akin. Yung violation niya, naiwan siya dito. Siya ngayon ay malungkot. Yung pagkakalam ko. Pero yung SMNI, hindi ko alam pa nung pinaggagawa nila at maganda naman, maganda yung kanilang reporting. Maganda yung kanilang mga programa. Mas totoo, lalo na yung laban kasama ang bayan. Dahil si Ka-Eric is, na-meet ko na yan, nakita ko na yan, nakasama ko na yan. Kaya pa sa Kalibo noon. Tapos, ano ka ba? Yun lang. Kaya sabi ko, familiar sa akin yung taong ito nung napanood ko siya. Ayun nga, nung ikwento ni Ka-Eric yung kanyang napuntahan na lugar, napuntahan ko rin, at yung mga kakilala niya, kakilala ko rin, pero hindi niya ako kilala dahil ako noon ay bata pa. Way back 1994 nung college ako. Kaya ayun lang. Kaya gusto kong panoorin yung laban kasama ang bayan dahil totoo yung mga kwento nila na sinasabi kasi napagdaanan nila at meron din akong na-experience tungkol dyan. Kaya laban lang, laban SMNI. See you soon at sa mga iba pa ninyong mga programa.